Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you po. Holy One, Son, Lord. So praise you. Salamat. Bigay mo. Buhay sa amin na utang ko. Encounter pure breath around. The prayer of sin prayer. Sa aklat ng kalambuhay ng Santa Maria Magdalena. Ang tiyak na nalalaman natin tungkol kay Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, ay natagpuan sa Bagong Timpan, sa Lucas 8, chapter 8, verse 2, at 1:19-25. Verse 25. Sa linggo ng pagkabuhay ay nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Babayaan at tumatangis ka, sino ang inaanap mo? Akala ni Maria na yun ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, lumingon siya at kanyang sinabi, Rabuni, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong salingin kapagkat di pa ako makaakyat sa aking ama. Naparoon nga si Maria Magdalena at nagbigay alam sa mga disipulo, nakita ko ang Panginoon. John 20:18. Ang ibang bagay tungkol sa kanyang pagpunta sa Marcellus o kaya ang pagkamatay sa episo ay pawang mga alamat lamang. Ayon sa mga dalubhasa, si Maria Magdalena ay babaeng masama na nagbalik loob sa paanan ni Jesus. Dahil sa bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo,
wala si wika ni Kristo na ipinatawad sa kanya ang marami niyang kasalanan sapagkat nakila ang kanyang pag-ibig. Lucas 7:47. Siya rin ang babaeng pinupuri ng Panginoon ayon sa ilan. Pinili ni Maria ang magaling sa bahagi na hindi alisin sa kanya. Lucas 10:42. Aral. Naging saksi si Maria Magdalena sa dalawang mahalagang mangyayari sa buhay ng Panginoon. Ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay, hindi natin na matamasa ang tamis at ligaya ng ating muling pagkabuhay. Kung hindi natin papatayin ang ating sariling kasamaan. Ang salita ng ito po ang nangyari sa buhay being a spiritual missionary. At binanggit ko doon sa mga misahe ko sa lahat ng message ko sa YouTube, namatay na buhay. My body was changed directly into spirit. Nobody knows it, but I have to, even my relatives. That's why I explain it slowly by slowly. Until now, I have 1,500 videos para maunawaan ang tao. Kahit ulit-ulit man ang mahalaga totoo. Namatay ako, nabuhay. Hindi ako namatay dahil ang katawan ko ay iniwan. Kundi ang aking espiritu ay humiwalay. At ang sinabi ko nung humawalay na ang espiritu na ako, wala na akong katawan. Lord, ano bang nangyari sa buhay? At itong pinapakita sa akin. Makita ko sa kahoy at nalaglag ako. Sinalo ako sa mga indil at sinabi ng indil, magdasal ka, magdasal ka. Hanggang di binuhat ako ng mga indil, 6 na indil at sila sa mama, Mary kasama. Doon sa bahay, hilong-hilo ako. Pero binuhat ako, hindi na ako naglakad. Kasi binuhat ako, nakarating ako doon dahil sa pagbuhat sa indil sa akin. Pagkaisip ako para ba kung inislay doon kapag, at nakarating ako doon, hindi ako naglakad doon. Binuhat ako ng mga indil. Ang sinabi sa akin, magdasal ka, magdasal. Nung almost 100 meters from the place that I have pulled down, I pulled down from that place, the indil, sinalo, the indil catch me from the tree. Nung dumating ako sa bahay, when I arrived home, I'm feeling para akong lasing. Then I told my wife that I fall down in the tree. But I have nothing, hindi walang nangyari sa akin kasi spirito na ako. So ang naglalagan ko ng kahoy ay almost 20 feet. Pero dahil spirito ako, hindi ako napilay kaya may konting sugat lang. Parang garas lang. All my t-shirt was thin. Ang lahat ng mga damit ko. Ang napapakita ko, mayroon pa ako ngayon na puro mansa. At nagtagpuan ko lang nung umuwi ko sa buhay. Ngunit marami mang dumadanas ang sakrapiso sa akin doon. Nalawalan ako sa sarili, nung sa airport pa lang ako. Kaya parang dating ko sa buhol para akong nilubog ni Lord sa tubig at sawalan ako sa para ako si Jonah. At saka naisip ko sa sarili na patay na ako. Yun pala ay panagiging. Hirap na hirap ako. At sa ilalim ng tubig, hindi ka na makahinga. Sa matagal na ako, matagal na pag-isip ko na patay na ako. Pagising ko kung buhay pa pala.
kaya ala-ala dami mga pagsubok, hindi ako nakamiss yun na padala ka ako dahil ako ay may nandam na ay high blood ako. Diyan lang ako at kakunti lang ang video. Kaya ito yung sisir ko nga na dahil ka magiging ang pagbabago sa sarili natin. Sa isipin ko, hindi ko naman maabot ito kung wala ang Diyos. Kaya kung hindi ako binalik, ako ngayon ay almost 10 years na nangyari sa buhay ko na dapat alikabok na ako ngayon. O kaya puti, o kaya parang lutang-lutang, kaya sa spiritual visionary, doon mo ako matagpuan sa YouTube ko. Ngunit marami mang umahad lang, pero ang Diyos nagsabi, si Ama mismo nakita mo. Be courage. Don't be afraid. I do want to hear you. Kaya nandito ako ngayon sa YouTube, sa ating pagdadasal. Naalala ko si Maria Magdalena, isang prostitute. At sa batas sa Israel na ang taong bayaran ay kailangan patayin, batuhin natin yung patayin. At isinumbong ito kay Jesus. Jesus itong babae nito, si Maria Magdalena, tinutukin. Babatulin ba? Yan ang batas ng sinabi. Ang tanyang ayaw ko. O sige, sinabi. Gumahit si Jesus sa lupa at tumingala sa langit. At sinabi sa kanya, o sige. Sinong unang walang kasalanan, yan ang bumato. At sila nag-alisan lahat. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Kaya walang perpito. Kaya hindi tayo pwede mag-judge. Ang Diyos lang mag-judge. Sa aking YouTube, maraming sabing prediction. Pinanggit ko, do not judge. Dahil, we are the temple of the Holy Spirit. Templo tayong Espiritu. Kung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Dahil ang tao ay templo ng Diyos at templo ng Espiritu. Our body is temple of God and temple of the Holy Spirit. It is the promise of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit reveals the truth about God. Sa Lucas 11:13, the Father in heaven gave the Holy Spirit to so us. Ang Espiritu Santo ay kayong hingin ay kanyang hingin. Lord, thank you po, and brothers and sisters, all subscribers and viewers. Thank you for what continues watching. At marami pong salamat. Tuloy na po ako sa taas at patuloy din ako sa mission ko kasi puno na ito. Ngayon ko lang nabasa ko lang sa Kalang Buhay ng Santo. Nabuksan ko ang buhay ni Maria Magdalena, isang makasalanan. We are all sinners. Walang taong perpekto. Wala tayong maguli magusga dahil lahat tayong makasalanan. Kaya marami pong salamat, Lord. Padama mo, dinala mo ako dito at lakasan ang loob ko dahil ikaw may sabi. I do want to help you. Marami pong salamat, Lord, and all doors, all people and all. Just keep on watching. Ang important is the importance, the truth. It is that Holy Spirit reveals the truth about God. Jesus said, I am the way, the truth and the life. That truth sits